ang mga sakit sa katawan at buto-buto. Aayos daw ang katapat, hilot. Sa mga sumasakit, ang mga kasukasuan at katawan. Siya ang takbuhan. Ang kanya raw kasing mahiwagang kamay, kayang-kayang gamutin at mano-manong hilutin ang bale sa balikat, sa braso, sa bewang. Na-stroke nga po si kanyang kapatid. Bumagsak pang kanyang kanang braso. Pati nga raw yung may mga malulubhang sakit gaya ng stroke. Di umano, napabubuti niya ang pakiramdam. Ang na-dislocate na buto sa balikat na itutuwid in an instant. Kuya, i-relax mo. Ano pa patang-patang? May birok na. Yo! Jesus name, thank you, Lord. Salamat, Apo! Gaya ng ginang na ito na lumubog na ang buto sa kaliwang binti. Napahiyaw habang hinihilot. Oh my God! Hurt me! Oh my God! My God! Hurt me! Tulungan ng Apo! Lambot mo lang madal, huwag mong pinapatigas. One year. Ay, nakukontra eh. Nakukontra eh. Na my God! Yan na. Lumabuto. Yan na. Paano? Thank you kay Papa G. Ang sugatang pasyente namang ito, magang-maga ang na-dislocate niyang braso. Nahulog daw po siya. Kaya agad siyang inistima. Pero sa estilo ng panggagamot na ito, maaayos nga ba ang buto-buto? Ang paggamutan ng viral manghihilot na si Narciso, nasa loting ito sa bayan ng Santa Maria, dito sa Pangasinan. Alas 5 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. Doon ka magpahilot, gagaling ka doon, sabi. Sa Facebook makikita ko po, nag-trending po yung mga ginagamot niya. Since birth po, dito ko po pinapahilot talaga. Ayoko kasi mano sa ospital kasi ayoko masimientuhan yung parteng napilay sa akin. Bago magsimula ang session, ang misis ni Narciso na si Glorita, inabutan ng numero ang mga nakapila. Yung number po, yun po yung ginagawa ko para wala pong sumingit. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, lumabas na si Narciso. Binisyonan mo po ang asyong mga kamay. Director Mark, we po ko at mabilos po Panginoon ay gagaling silang lahat. At isa-isa na niyang tinawag ang mga pasyente. Sobrang naginagamahan po ako. Sobrang effective talaga mga hilot ni Tatay Narciso. Naka-anim na session ako. Sobrang kanang pakaramdam. Karamihan sa mga nagpapahilot kay Narciso, kapos sa budget. Maliban daw kasi sa herbal medicine, mas mura raw ang singil nito, 600 to 1,200 pesos kada session. Mas maigi sa hilot para mas makatibid nga naman sa gastusin. Ang construction worker na si Rolando, sumaliwa ang mga buto sa kanang braso matapos mahulog mula sa second floor ng ginagawa niyang bahay. Biglang nabali yung tinuntungan ko na scaffolding kaya na-dislocate yung kamay ko kasi sa bigat ko po, sir. Talaga sobrang sakit. Naramdaman ko na biglang tumunog yung buto.
Kuya, i-relax mo. Magpapatang-pantano. May birok na. Yo! Jesus name, thank you, Lord. Sira. Apertan, may pase. Apertan. Thank you, Lord. May balik ka na. Isang buwan matapos siyang hilutin ni Narciso ang kanyang kanang braso. Nagagamit na niya ulit sa trabaho. Maginhawang-maginhawa na. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Isa sa satisfied clients ni Narciso, si Edwin, na 10 taon na raw mula nung na-stroke. Bakit bulol yung salita ko? Bakit hirap akong tumayo at humakbang? E di, nung pinwiris akong tumayo at humakbang, natumba ko eh. Yung pala, stroke na pala yun. Ang hinirot niya sa akin, unang-una, itong spine, may matigas din eh, mga ugat. At matapos lang daw ang 6 na session na nagkahalaga lang ng 3,000 pesos ang dating hindi raw makatayo na si Edwin. Nakakapag-jogging ng muli. Ay, sulit. Kung hindi sa kanya, hindi ako makalagad. Pati ang misis ni Edwin na si Violeta na na-stroke nito lang daw nakaraang taon, kay Narciso rin inilapit. Sa likod ang una, pababa. Tapos dito sa pigi, para pa makalakad. Pagkatapos na mga 3 months, gumagaan-gaan na. Nakakalakad na ako papuntang sasakyan. Matapos namang naaksidente habang naglalaro, ang anak ni Nenita na si Nathaniel, kay Narciso rin niya dinala. Kasi ito na magalang. Ayos na ito. Kahapon po hindi po niya masyadong maano yung kamay niya, pero ngayon kahit papano okay na rin po. Masakit pa ba? Hindi na? Hindi na po. Dating cook sa Dubai si Narciso, hanggang sa may nakilala siyang kababayan na nagturo raw sa kanya kung paano manghilot. Ang unang tinuro sa akin, yung paghilot ng mga stroke. Matapos po, yung pagmamasahe. Ang susunod natin, yung mga nabalian, yung mga na-dislocate, na-disalign. Kalaunan, umuwi siya ng Pilipinas. Sumailalim si Narciso sa 2-week courses ng TESDA na massage therapy at hilot wellness. 297 po kami nag-aral. Ako po yung nabalidiktoryan. Hanggang napagpasyahan ni Narciso na ito na ang gawin niyang hanap buhay. Ang hilot ko po sa whole body lang 200. Yung stroke po naman, 500. Hanggang sa tumas na tumas din po. Sa naturopathic healing, we look at the integration of the mind, body, and spirit. Ang traditional healing, cultural. Yung mga halamang gamot na yan, nakalagay naman doon yung properties niya na meron siyang analgesic effect. Nakakatanggal din talaga siya ng pain. Kasama din yung mga anti-inflammatory, antibacterial. Oh my God! Pero ligtas nga ba ang estilong ito ng panggagamot ni Narciso? My God! Mukha lang wala siyang nandaan ng parang analysis or assessment ng condition ng pasyente. Yung tingin lang niya basta may masakit, hilutin na yung area na yun na masakit. Kung sa muscles, yung problema, okay yung pagmamasahe. Depende pa rin sa condition ng muscle. Kung long term, okay lang. Pero kung sa bones and sa nerves, o kung sa mga acute na condition ng muscles, definitely hindi siya maganda. Ang stroke, ibig sabihin nun, may nasirang part ng brain. Ang hilot naman is, ang hinahawakan niya ay yung muscle. Hindi siya nakakatulong kasi yung mismong problema, hindi na-address. Di ko na po ginagalaw. Basta nabali. Pero pag dislocate, yun ang kinakaya ko. My God! Yung paggaling nila sa karamdaman nila ay dahil sa tinatawag nating placebo effect. Dahil malakas ang paniwala nila, pakiramdam nila, nagagaling sila, gumagaling talaga sila. Sa mga malalayong lugar, maaari silang humingi ng informasyon kung paano sila makabakuha ng real medical sa ating mga doktor. Hanggang po siguro ako'y may lakas, gagampanan ko para makatulong ako sa maraming mga tao na may mga sakit na gustong magpilot sa akin. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya importanteng pagdating sa ating buto-buto, dun tayo sa ligtas at sigurado. My God! Tumabuto. Paano? Thank you kay Papa G. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.
Don't forget to hit the bell button for our latest updates.